magandang araw. Medyo sumamit lang tayo doon. Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa mga kababayan natin all over the world. Hello po sa inyo, sa mga nakatutok po sa atin at hindi po tayo iniiwan, lalo na sa DZRH News Television sa ating Facebook. Hello po sa inyo at syempre sa ating YouTube channel na connected sa ating website, that's DZRHnews.com. Hello po sa inyo dyan. Kumusta ho naman kayong lahat dyan? Sana po ay nakatutok na kayo sa amin by this time at marami po kami pag-uusapan. So, correct. Welcome po kayong lahat. Nationwide and worldwide. Correct. At syempre dun sa mga nanonood din sa ating partner, huwag natin kakalimutan yung mga cable partners natin. Yes, oh, nationwide yan. At syempre sa ating cable link, that's Channel 3, yan I believe. Yan ang nais namin i-remind kayo palagi. Correct. Sa Signal Channel, that's 18 din. At sa ating Sky Cable, 129 po tayo. Hello po sa inyo dyan. Sana okay naman po ang inyong kalagayan. Ayan. At kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vien Dacles. Ako pa rin po si Sunny Casulia. At ito pa rin po ang Legal Minds! At syempre partner, ang ating laging kasama at kausap, syempre ang nagpapaliwanag sa atin tungkol sa mga batas dito sa ating bansa, ang nag-iisang si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hi, hello, good day sa lahat. Magandang hapon. Sa mga followers natin sa Facebook, sa DZRH, good morning, good day, and good evening sa inyo lahat. Ayan. Lalo lang kay Justice Sunny at partner Vien. Gusto ko marinig ito. Oo, yung Justice Sunny, o, di ba? Parang hiyang-hiya na nga ako eh. Minsan nga magkukota ko. Para maging attorney rin ako. Anyways, ito na partner. Sorority. Sisterhood na ba to? Ay, yes, brotherhood. So ito yung pag-uusapan natin, partner. Ano, ha? At alam ko, marami nag-aantay nito eh. Sigurado yan. Nakalagay po dito, ito naman yung naka-address na sa amin ng aking partner. Ma'am Vien at Sir Sunny. Ayan. Napanood ko po ang episode ninyo noong nakaraan tungkol sa pagre-renta na bahay at sobrang nakarelate po ako. Ngayon po kasi, pinoproblema ko na po ang status namin dahil pinalayas na kami sa lupang nirerentahan namin. Kahit kami po mismo ang nagpatayo ng bahay namin. Naku. Dahilan po ng may-ari ng lupa na kailangan na daw po nila ito kahit wala naman po siyang konkretong plano kung ano talaga ang gagawin niya sa lupa. Problema po kasi na biglaan pa ang pagpapalis nila sa amin kaya't o kahit tama naman kami sa pagbabayad. Wala pa rin po kaming malilipatan at paano po ang bahay na ipinatayo namin na in the first place, pinayagan naman po kami ng may-ari ng lupa. Ano po ba maaari namin gawin? Action dito. Ayan na po. So, pag-uusapan natin ngayon. And hashtag HQOTD. It means yung kwento niya, umuupa siya sa lupa. Yes. And because umuupa siya sa lupa, dinevelop niya yung lupa. Niya. Naglagay siya ng bahay. Yung bahay doon. So, ang tanong dito, ano ba yung upa? Upa sa Bisaya, bastos yan. Okay, so... renta na lang, renta. Alam na nila yan. Ang mga kababayan natin, alam na nila yan. So, ano yung tinatawag na rent? Renta lang, English, renta. Ang ibig sabihin doon, temporary in nature. So, hindi mo pwedeng sabihin na because you rent for 30 years, 50 years sa lupa na yan o sa bahay na yan, may right ka na over the property. The mere fact na umuupa ka lang sa bahay na yan, sa lupa na yan, it means yung right mo over the property is just temporary. Ganon? Yan yan, ha? So kahit na inataon ka doon. Kahit ano, attorney, hindi ka naman pumapalya sa pagbabayad doon sa lupa. Kasi the mere fact na nag-enter ka into a contract of lease, ang ibig sabihin doon, you recognize your landlord na siya yung owner ng property, ikaw ang umuupa ka lang sa property. Kahit na advance ang kahit na renta mo. Basta, during the duration of the term of lease, duration yan, for example, 1 year, 2 years, 3 years, hindi ka pwedeng palisin. Kung nasunod mo lahat ng kondisyon sa contract of lease, kung yung owner papasok sa lupa na yan, sa bahay na yan, during the duration, pwede mo pang idemanda siya ng trespassing kahit na siya yung owner ng property. Dahil meron kayo na pag-usapan na 3 taon. Yes. Or sabihin natin, basta may timeline siya. Siya yung owner, during the duration of the contract of lease, ikaw ang possessor. So, ang nag-rent, siya yung may right to possess over the property
kahit na hindi sa kanya ang property because of the contract of lease. Pero paano, attorney, kung ano, kung wala naman sila na pag-usapan na kung gaano katagal yung pagrerenta nila doon sa lupa? Oh, yes. Kumbaga, unlimited. Ang kung walang pinag-usapan, may tinatawag tayong implied lease. Mm-hmm. So, ano ba implied lease? For example, kahit na may pinag-usapan, for example, ang contract ninyo is 1 year. Mm-hmm. Natapos na yung 1 year. Wala na contract, but mm-hmm. you stay there. Yes, continuously. Mm-hmm. Continuously. Oh. Sabi ng batas, pag pinayagan ka ni owner na magstay doon sa property na yan, kahit na expired na yung contract of lease ninyo, may implied lease kayo. Uh-huh. Pero yung implied lease depende sa term of payment. Mm-hmm. For example, nagbabayad ka ng monthly. Ibig sabihin, may you have the right to possess of the property monthly. Mm, okay. So, kung for example, you pay weekly. Weekly ang pinag-usapan ninyo during that 1 year period. Oh, yaman lang. Weekly ang bayad, ha? Mm. It means you have the right to possess the property weekly then. You under the implied lease doctrine. Okay? For example, nagbabayad ka yearly. Mm. Yearly ka din, mag-possess ng property na yan. Mm. O yun yan. So it means, hindi may lease pa rin, but it is an implied lease. Mm. Okay. Ang tanong sa sino tumatawag sa atin, si... Wala naman siyang bagay. Wala siyang nabanggit na pangalan. Kasi lagay mo pangalan para atis alam natin. Oo, kasi minsan ayaw nila maglagay ng pangalan. Kaya cellphone number. Oo, yan. Okay. Cellphone number talaga. Oo, yung last number na lang. Get last number. Okay. Ang tanong niya, anong gagawin niya sa bahay nila? Diba, kasi na-develop na eh. Nagpatayo siya ng bahay, tapos yung upa siya sa lupa lang. Yes, yung lupa. Sabi ng batas, if by contract of lease, natapos na yung contract of lease, pwede ka nang palayasin sa owner. Di ba pwede ka palayasin? Tapos na yung contract niya eh. Talaga? That's why, niyo dito, attorney. That's why, excuse me, that's why if you enter into a contract of lease, that's why mas maganda long term. Mm-hmm. Hindi pwede na, sige, weekly lang. Wala kang security of tenure dyan. Mm-hmm. For example, magbayad ka lang, sige, 1 month, 2 months. Hindi pwede, mas maganda long term. Kasi if long term, 1 year, 1 year kang may karapatan over the property. Mm-hmm. In this case, hindi natin alam kung na-expire na. Wala kasi nga, wala na banggit. Na-expire na, anong gagawin niya sa bahay niya? Ang owner ang may right sa option. Ang option, it means ang right to decide. Si owner ang mag-decide. First, pwedeng i-decide the owner. Bilhin niya ang bahay. Okay. At 50% of the value. What? 50%. 50% of the value. Okay. Or, kung ayaw ni owner yung bahay, pwede si yung umupa, sige, tanggalin mo yung bahay. How can you do that? Bubuhatin mo yung bahay? Parang gano'y lilipat. Sisiwa mo yung bahay. Kunin mo yung materials. I-demolish so dalawa yun. Dalawa yun. First is, ang mag-decide si owner, hindi si yung umupa. Mm-hmm. Hindi pwede, sige, bayaran mo ako. Kasi kung di mo ko bayaran, alis ako, di ko alis dito. Hindi pwede yan. Kasi ang right to decide or yung option belongs to the owner. Mm-hmm. Si owner ang magsasabi, bilhin ko yan. Mm-hmm. Kung bilhin mo yan, hindi ka pwede mag-decide na, sige, bilhin mo ito 1 million. Hindi pwede. 50% of the value. Kahit magkano pa sa attorney? Talaga 50% lang. 50% of the value. For example, ang value ng bahay na yan is 2 million. O sige, 1 million lang ang pwede ibayad ni owner. Including all the appliances. Oh, 1 million. Oh, 1 million. 50%. Kung basta 50% of total. Or, kung ayaw ni owner na bilhin yung bahay, o sige, ayaw ko ng bahay, pwede mo nang tanggalin ang bahay mo. Mm-hmm. So, gigabayad mo yung bahay mo. Okay. It means, wala kang right na magstay doon. O sige, kung ayaw mo kumayaran, dito na ako, hindi pwede ka doon. Mm-hmm. Ang right, yung option na yan to decide belongs to the owner. Hindi yan belongs to you. So, ibig sabihin lang. But, ang sabi ng batas, kung tapos na yung contract mo, hindi ka pwedeng palayasin ni owner na basta-basta. Mm. Hindi ka pwedeng... Ura-urada, amalis ka na. Hawakan ka, itapon ka sa labas. Hindi pwede ganun. Or yung gamit mo, lagay sa labas. Hindi pwede ganun. Violation yan ng human rights. Sabi ng batas, kung gusto ka ng palayasin ni owner, kailangan may court order. Mm-hmm. So, kailangan ka muna mag-file ng kaso sa court. Mm-hmm. Kung ayaw kang umalis doon, pwede, pagkapala lang mukha. So, sige, give me the court order, alis ako. Kung wala kang court order, walang karapatan si owner na palayasin ka. Pero kung ang gagawin sa'yo is perwisyuhin ka na lang. Ah, perwisyuhin ka so, na lang. So, minsan, pwede ganun. So, minsan, tanggalin yung
kuryente, tubig pa matanggal agad. Na hindi mo alam, halimbawa, pinagawa sa ibang tao. That's why nga, kasi you possess the property in bad faith. Wala kang protection over the property. Mm-hmm. Kasi the very first place, you possess there in bad faith. Kasi tapos na yung kontrata mo, nandun ka pa rin. Correct. Diba? So, the, but yung owner, hindi ka pwedeng palisin. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng palisin. Pwede kang pakiusapan. Kung hindi ka alis, the owner can file a case. Then the court ang magpaalis sa'yo. Okay. So, yun yan. Mm-hmm. So it means, klaro-klaro, mm-hmm. na the mere fact na dinevelop mo yung yung lupa nila, dinevelop mo, mm-hmm. hindi ibig sabihin na may karapatan ka na over the property. Mm-hmm. Kasi ang option belongs to the owner. Dalawang mm-hmm. option ni owner ha. First, pwede niyang bilhin ang bahay at 50% value of the house. Or, ayaw niya bilhin ang bahay, so ikaw lessor, tagalin mo yung bahay mo dyan. Mm-hmm. So, assuming, sabi ni owner, di ko bilhin yung bahay mo, pwede mo tagalin, mm-hmm. pwede mo gabayin. Mm-hmm. Or kung ayaw mong gabayin, iwanan mo lang, pwede din. Mm-hmm. Halimbawa, hindi ka nakabayad, maganda naman yung payment mo. Tapos ay mga ilang buwan, hindi ka nakapagbayad. Pagkatapos nagbayad ka, nagkaroon ng pagkakataon na nagbayad ka at may pera ka. So, hindi niya tinanggap. Kung hindi mo tatanggapin, for example, hindi tinatanggap ni owner. Then may contract of lease pa na 1 year. Mm-hmm. 1 year pa, then 6 months, ayaw na niya tanggapin. So, anong gagawin mo sa pera mo? Hindi, i-deposit mo yan sa barangay captain or treasurer, city or municipal treasurer, or sa city or municipal, anong tawag doon? Barang assessor siya ito, or treasurer, mm-hmm. tawag treasurer, di ba? Treasurer. Financial officer. Sa treasury office. Or pangatlo, pwede mong i-deposit sa clerk of court. Mm-hmm. I-deposit mo doon. Sige, kung ayaw mo tagapin, i-deposit ko ito, ang tawag doon sa batas, consignation. Mm-hmm. Kumbaga, sila muna yung pansamantalang tumatanggap. Kung walang ganon, pwedeng gagamitin yon as evidence ni owner na hindi ka naman nagbabayad na. Oo. Mm-hmm. Hindi mo din, Ibigyan ka ng equivalent na receipt. Resibo lang. Tumanggap sila from you. I-deposit lang yun sa city hall, sa barangay hall, pero kailangan ka humingi ng resibo. Baka ibulsa yun. Pwede ilagay sa pangalan niya, nung owner. Ano? Pwede ilagay yung rent. Nag-specify doon na this is deposit for consignation. Ayan. Consignation ang tawag doon. Consignation ang tawag doon. Sila lang muna yung tumanggap. Kung kanino pangalan. Kahit hindi ka sinino. Paano yun, attorney? It goes well also with, kunwari, business naman siya. Hindi naman siya bahay. Business building, establishment ang itinayo doon. Ganon din siya. Ganon din. So 50% din, attorney? 50%. Mm-hmm. 50% lang. But the option, it means the right to decide, belongs to the owner. Mm-hmm. Kasi ang normally kasi ginagawa ng iba dyan, pinaganda ko yung lupa mo, bakit ako malayasin ito? Mm-hmm. Yes, but the option to decide belongs to the owner, not to you. Mm-hmm. What about yung rights lang, attorney? Yung rights na pinatira ka lang doon, pero hindi yung sa bahay. Oh, yan. Yung rights is only a right. Mm-hmm. For example, yung right kasi, anong right? Right to possess ang tawag doon. Mm-hmm. Okay, for example, pinatira ka sa, ito tinatawag na sublease. Mm-hmm. Right lang. For example, yung bahay na yan, pinaupa ni Bien. Si Bien, pinaupa niya ni Pedro. Mm-hmm. So, yung si Pedro, right lang yung sa kanya to possess. Same also si Bien, right to possess lang. Hindi yan pwede niya ibenta yung right. Oo, kasi nagparenta. Kasi, the right is only to possess the property. Oo. Mm-hmm. For example, yung isang lupa dyan, binigay sa government, right lang. So, kung ibenta mo, right lang din. Kung ano yung binigay ng government sa'yo, yun ang ibenta mo. Hindi mo pwedeng ibenta ang hindi sa'yo. Very basic yan. Hindi mo pwedeng ibenta ang kung hindi ikaw ang owner ng property. Mm-hmm. You cannot sell the property that you do not own. Very basic yan. So it means kung yung ibenta mo, right lang ibenta mo, kasi rightless sa'yo, yung right mo, yun lang matransfer mo. But yung more than your right, hindi yan pwede i-transfer sa ibang tao. Mm-hmm. What about ang donation, attorney? Ano? Yung property, i-donate mo. Parang katulad sa simbahan. O, pwede i-donate. Wala problema yan. A property can be donated in a time. Mm-hmm. Okay. Basta make sure lang na sa'yo ang property. Hindi mo pwede. I-donate kung hindi naman sa'yo yun, di ba? Hindi mo pwede i-donate mo tapos pinagbili. Hindi mo pwede ipamigay ang hindi sa'yo. Mm-hmm. For example, donation. Depende yun sa donation. Mm-hmm. May donation, absolute donation. May tinatawag din na conditional donation. For example, I have a property. May bahay ako, may lupa ako. I-donate ko sa isang school. Okay. I'll donate this to University of Recto.
For example, I donate this property to University of Recto, subject to the condition that within 5 years, magpatayo sila ng educational building. Kung wala silang ginagawa within 5 years, pwede ko bawiin. Ah, oh, okay. Oh, basta walang development within the 5 years. Yun ang tinatawag na conditional donation. Mm-hmm. Pero kung absolute donation, ibigay ko ito sa University of Recto para sila kung anong gagawin nila. Mm-hmm. So absolute. Mm-hmm. So walang condition. Kung so ito, paano nila gawin yung bahay nila o yung lupa na yan, wala magagawa na doon. Parang ganito din. Dahil ang sabi niya dito, sinabihan siya ng owner na kailangan na. But actually, hindi naman pala nila kailangan. Sinasabi lang na ganito ang plano nila. Kahit na. Kasi the very first place, lessee lang siya. Mm-hmm. Pag lessee ka, you do not own the property. Mm-hmm. And lessee may right to possess the property only during the duration of the lease. Sana pag-usapang panahon lang. Sa pag-usapang panahon lang. For example, 1 year. Mm-hmm. 1 year lang. Kung sumobra ka sa 1 year, pwede rin, but implied lease na lang tawag doon. Mm-hmm. Implied lease, depende yon sa term of payment or mode of payment. Kung monthly, monthly lang ang lease mo. So after next month, pwede ka nang palayasin. Mm-hmm. So first year of contract ninyo is valid pa yon. Pero yung dumating doon sa after a year, sabi ng owner, sige lang, tuloy lang kayo dyan. O pwede. Yeah, that's implied. Yun yung tinatawag na implied. Mm-hmm. Implied lease. Implied upa, implied rental. Pero dumating yung pagkakataon na kayo naman ay nag-away. Oh. So what will that's why, ang implied mo, for example, ang time of payment, mode of payment monthly. Monthly na. So okay. After 1 month, pwede ka na palayasin. Mm-hmm. Kasi implied lang, walang kasulatan. Kasi pag lease kasi, lalo pag real property, mas maganda in writing. Correct. Kasi that written document, that serves as protection of your right. Mm-hmm. Oh, yun yan. Mm-hmm. Ito, attorney, sige, medyo ibahin natin. Paano kung hindi bahay? Ginawa niya itong parang sabihin natin, kasi ito nangyayari sa probinsya, yung ginagawang taniman, yung lupa. Although binabayaran naman nila para rentahan yung lupa ngayon. May karapatan ba yung owner na makihati dun sa kita, sa harvest? Tubo. Oo, nung mga itinatanim doon. Yes, may karapatan. Kasi talaga? Yung kita doon, yun ang bayad. Kahit nagbabayad, sabihin natin iba pa yung bayad niya doon sa renta. Depende sa agreement nila. That's why everything should be in writing. Pero walang gulo. Ayan. Everything should be in writing, lalo na pag real property. Mm-mm. Hindi pwedeng, ngayon, o sige, usap tayo, wala lang sulatan. Kung may pera na, iba na. Correct. Diba? Ibang usapan yan. Mas mainit pa yan sa amoy. Sa apoy. Correct. Oo. So mas maganda, everything should be in writing. Mm-hmm. Not because wala kong tiwala sa'yo, wala kang tiwala sa akin, but at least, this for is protection. For protection sa ating dalawa. Oo. Kasi iba pa rin yun. Kasi, kaya ko natunong yun, kasi alam ko maraming mga kagaya yung sa... Yeah. Sa Louisiana. Yung mga nagrerenta lang ng kung ano, pinarentahan ni Chairman. Oo. Diba? Tapos, hindi naman pinarentahan ng owner, but si chairman ang nagparenta, hindi alam ng owner. Oh, tapos maya-maya, nawala na sa termino. Correct. Ayan na, tumakbo na, hindi na mahanap si chairman. Oh. In rent kasi, kailangan ang lessor should be the owner. Mm. Or at least the administrator over the property. Pag-administrator, pwede rin, but not more than 1 year. Mm-hmm. Okay? Pero kung wala kang right over the property, hindi mo pwedeng ipaupa yan. Hindi mo pwede iparent yun, lalo na hindi mo pwede ibenta yun. Mm-hmm. Kasi that is only the right of the owner. Pero dito sa atin, attorney, may mga nangyayaring ganun. Marami, lalong-lalo na sa mga squatters. Oo, yung sila, nagrenta sila, tapos pinaparenta pa nila ulit. Okay, yun, ang tawag doon, sublease. Mm-hmm. Yung subleasing, pwede yun, basta pumapayag yung owner. Kailangan alam ng owner. Alam ng owner, kasi in a contract of lease, kung nakalagay doon na, kailangan nakalagay doon na, pwede i-sublease ang property. Mm-hmm. Kung wala nakalagay doon, ibig sabihin, bawal ang subleasing. Okay. Bawal yun. Pag halimbawa, attorney, wala na yung owner, hindi na matrace yung owner. Mm-hmm. Kasi karaniwan nangyayari yan dito sa atin, sa mga squatters area. Nakikipaglaban ng squatter. Dahil sila yung nagbabayad kung kani-kaninong tao. Mm-hmm. So ang karapatan ba nila hanggang saan sa pagtira nila doon? Yung karapatan nila, as long as nandyan sila, pwede silang paalisin only through court order. So may karapatan, lahat ng tao may karapatan. Because we are all human beings. Ang ibig sabihin doon, hindi pwede na because wala siyang, ang tawag sa kanila ngayon, hindi na squatter. Informal settlers. Oh. Okay, informal. Parang social na. Informal settlers. Elevate na sila. Yung mga informal settlers, yes, they are informal. It means wala silang right over the property. But hindi ibig sabihin na anytime sila pwedeng palayasin.
kailangan may court order na paalisin sila. Like for example, yung mga government properties, mga ganun. Lalo na ngayon, ano sinasabi ni ng ating presidente, kung walang relocation, hindi pwedeng pwede pwede ilipat. Oh, correct, lalo na pag mga properties ng government. Mm-hmm. So, kung walang relocation, hindi pwedeng paalisin. So, yung ganyan, attorney, pagka nag-release sila ng court order, kailangan kasama doon kung hanggang yung palugit para makalipat yes, sila. Yes, yes, yes. Kailangan kasama doon. Actually, sa yung walang relocation, kung walang relocation, hindi pwedeng paalisin. That is only a policy ng ating presidente. Oo. That is a presidential policy and mandated ang lahat ng government offices doon. Mm-hmm. But with respect sa order ng court o ejectment, hindi mandatory na kailangan may relocation. Mm-hmm. Hindi mandatory yan. Basta may duration dapat. May duration. Oo. So actually, depende yan ng ating presidente. Mm-hmm. So kung ang presidente natin in the near future, walang nakalagay na ganun, anytime pwedeng palisin. Because it is not required under the law sa ejectment na kailangan nakalagay doon na kailangan may relocation. Sino magpapile niya, attorney? The owner. The owner should file a case. Uh-huh. Ang owner, for example, I'm the owner of the property, may mga informal settlers sa lupa ko, mm-hmm. I can file a case. Mm-hmm. Pero hindi pwedeng palisin sila na forcefully, by force, mm-hmm. kailangan through court order. Pero nangyayari yan sa atin, attorney. Oo. Oh. Nilahanap mo, kadalasan, kaya nga nagkakagulo eh. Oh. Nagkakabatuhan, nagkakasakitan, may namamatay pa. Because of ipinaglalaban nila na no demolition, no relocation, no demolition. Oh. Correct. Yun ang, yung no relocation, no demolition, that is a policy ng ating presidente. Mm-hmm. But with respect sa court order, hindi kailangan ilagay doon. Oo. Oh. That is only a policy sa ating presidente. So, ibig sabihin lang, pag pinalis na sila, if it's government property, yung lote, kailangan umalis ng kagad sila. Ganun ba yun? Hindi, pag government na properties, sabi natin presidente, may relocation talaga. Mm-hmm. So that is a policy of the president. But under the law, hindi siya mandatory. Mm-hmm. Unless, kumbaga, nirecognize na ito ng court order. Para isama dun sa mismong court order. But in a court order, there's no such thing na kailangan nakalagay doon. Alis na kayo dyan. Pero dapat lilipat kayo dyan. Sa ganitong relocation site. Wala ganun. Mm-hmm. Discretion ng president kung saan din kayo ililipat. But normally, sa mga ganyan, sa mga government lots lang yun. Mm-hmm. Basta dito, attorney, malinaw dito sa tinatawag nating ejectment na dapat yung at least yung lesser nag may panahon para makapag, kunwari, lilipat man sila, maghahanap. Yes, or lisi so pala. It means, ang lessee, hindi pwedeng palisin basta-basta. Mm-hmm. May panahon at least. Pwede pakiusapan. Oo. Kung ayaw talaga, court order muna. Mag-file muna sila ng kaso, then ang court ang magbibigay sa kanila ng order na, okay, umalis kayo dyan. Mm-hmm. Kung hindi sila umalis, pwede na silang, you by the assistance of the police, pwede na silang palisin. Palisin. So, basta malinaw yun na may karapatan pa rin yung mga nagre-renta. Na hindi sila pa na kumbaga mag-refuse sila kapag sinabihan sila ng may-ari. Uh-huh. Unless meron ng court order. Court order. Mm-hmm. Yeah. Ayan. So malinaw 'yon. Mm-hmm. Oh, yeah. Kasi 'yun yung nagiging problema ng karamihan sa mga nagrerenta na pagka sinabihan na silang lumayas na kayo diyan. Syempre natatakot na sila. Oh, yes, so kailangan sila. At least merong court order court na nakalagay doon na. Meron mang protection. Yung sinasabi ni attorney na both parties may protection. Hindi to bias na correct. Yung mga lessee lang ang may protection. Both the lesser and the lessee ang may protection. Kaya napakahalaga ng contract between the owner and the That's lessee. Why mas paganda kung umuupa kayo ng mga properties, mga bahay, ano ba yan, kailangan it should be in written form. Mm-hmm. And mas paganda long term. Correct. Kasi pag long term, isabihin kahit na yung binabayaran mo is just your security and a deposit of 1 month and 1 month, may 1 year ka na protection. Correct. One year ka na protection, it means you have the right to possess of the property ng 1 year. Mm-hmm. Yung owner, kung papasok sa bahay na yan, pwede pa natin i-demanda yan ng trespassing. Kahit na siya yung owner ng property. Kasi not because you're the owner of the property, you also have may yung right to possess the property, hindi na sa'yo pag pinaupa mo na yung property mo. Mm-hmm. Yung right to possess ng property, doon na sa lessee. Mm-hmm. Oh, yeah. Para walang takot ang nagaganap. Oh, yeah. Yun lang naman yun. Alright, sa mga kababayan natin again. Nangangailangan ng tulong, lalo na dyan sa usaping ejectment, paano ba kayo ma-reach yun. Nila? Sunday pwedeng hanapin. Yes, pang may problema kayo sa batas, lupa, ano ba yan, pamilya, You can like my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Then sa official website po natin sa www.marktolentinolaw.com.
sa landline natin within Metro Manila, pwede kayong tumawag and ask for meeting appointment for free legal advice. Yon. Landline natin within Metro Manila, 209-6203. Or sa cellphone natin or sa Viber, sa 0917-329-5353. Or pwede kayong i-message nyo ako sa Skype. My username sa Skype is Mark Tolls, MarkTolls. Yun. Ayan. Oh, alam niyo na ha? Para hindi na tayo, yun nga yung sinabi natin, para hindi tayo nagkakaroon ng takutan. Kasi mahirap yung ganyan eh. Kasi, di ba, regular ka naman nagbabayad, tapos bigla kang palalayas eh. Ayan. At least, right. Alam na nila. Mm-hmm. Kahit na natutulog ka, gigisingin ka na lang eh. Mm-hmm. Di ba? Correct. At sa katulad dito na nagpadala sa atin ng kanyang hashtag HQOTD, para sa mga may katanungan na anything about the batas, ilagay niyo lamang yan sa aming comment box at lagyan niyo lamang po ng hashtag HQOTD para mas mabilis po namin yan makita. Ayan. Correct. Mm-hmm. Maraming maraming salamat muli dun sa ating mga nanood at nakapanood. Oo. Thank you ulit, attorney, yes, for always being with us. At syempre dun sa mga kababayan natin na medyo na-miss ang ilang mga episodes natin, pwede niyo po yung balikan sa aming Facebook page, that's DZRH News Television, at syempre sa aming website, DZRHnews.com, at sa aming YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat po muli sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin at pagtitiwala. Alright, at kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si Vian Dacles. Ako po naman si Sunny Casulia. Hanggang sa susunod po na episode ng Legal Minds! Bye! Bye-bye.